Magandang araw po. This is Mayor Lyson, also known as ang magsasakang reporter. Ikinararangal ko po ang pagiging magsasaka dahil walang magsasaka, magugutom ang aking kapwa. Ikinararangal ko rin po ang pagiging reporter dahil bahagi po ako sa pagbibigay ng makabuluhan at makatotohanan ng impormasyon sa ating mga kababayan. Ang pagtatanim at pagsasaka po sa probinsya, dinala ko hanggang dito sa Metro Manila. Ngayon po ay nagtuturo tayo ng urban gardening in a plastic bottle. Kahit sa urban area ka po nakatira, sa Metro Manila ka nakatira, pwede kang magtanim ng iba't ibang uri ng gulay sa pamamagitan lamang ng PET bottle na aking tinawag na self-watering plant. Ngayong pong araw ito ay tatalakayin ko ang pagtatanim ng lettuce. May iba't ibang uri po ng variety ng lettuce, pero ang itatanim po natin ngayon ay fanfare variety na lettuce. Hali po kayo, samahan niyo ako. Magtanim tayo ng fanfare lettuce. Ang lettuce ay pwedeng direct planting at pwede rin namang ipunla. So ito yung fanfare lettuce na itatanim natin ngayon ay direct planting na ang ituturo ko sa inyo. Ire-ready natin yung ating mga materials. Una, yung lupa na gagamitin dapat ay buhaghag, ano? Buhaghag na lupa. At siyempre yung ating PET bottle na ating pagtataniman ng lettuce 1.5 liter at ang gunting kung paano natin gagawin ang ating PET bottle at yung alambre na pagsasabitan ng ating alaman kapag naitanim na. Unahin natin gawin ang ating PET bottle na ating pagtataniman. Ayan. Pag-aahatihin lang po yan. Okay, yung gumamit ng gunting na matulis. Tusukin muna yung guhit niya, no? Yung bote nitong ginamit ko ay bote ng Coke. Sundin nyo lang yung kanyang guhit. Ayan, may guhit siya, no? Tusukin mo lang yan muna para mabutas. Basta ganun ay hindi siya mahirap gupitin. Kapag butas na, yan, gupitin mo lang, paikot. Sundan mo yung guhit ng bote nitong Coke na to. Alright, yan. Okay, magkaiwalay na. Bali, nagdalawa na yung ating bote. Bayang isa, dito tayo magtatanim. Lagyan muna natin siya ng drainage o lagusan ng tubig. Una, butasan natin yung kanyang takip dito. Tapos bubutas tayo dyan. Sa ganun, kapag nagdidilig tayo ng alaman, ang sobrang tubig ay bababa dito sa kanyang reservoir. Itong kanyang magsisilbing reservoir, water reservoir. Okay, pagbutas nito, safety first, tusok mo lang ng konti muna yung ng bote. Ayan. Ikot-ikot mo lang yan. Ayan, maganda na yung butas niya, no? Isang butas. Tapos dito, bubutas tayo ng apat. Tusok mo lang. Bilis lang yan. 8, 2, 3, 4. So, meron tayong limang butas. Yung takip, isa, tapos dalawa, tatlo, apat, lima. Lima yung butas ng ating bote na pagtataniman. Okay, ipatong mo ngayon dyan, idugtong mo, ilagay mo dun sa kanyang kadugtong. Ayun. Okay. Diyan tayo magtatanim. Siyempre, maglalagay tayo ng pantali. Dito natin ilalagay yung tali sa ilalim ng bote, no? Sa drainage. Butasan mo lang po ng sa dyan. Magkaiwalay na butas. Right? Sa dalawa. Tapos yung alambre na gagamitin, itusok mo itong alambre ito galing sa loob, papalabas. Yun, galing sa loob, papalabas. Yun, pwede mo nang isabit yan. Yan na dyan ang kung sasabit mo sa barandilya,
sasabit mo sa terrace mo o kahoy. Kung kahoy, mas malaking alambre gagamitin mo. Yan. Tapos ito, idugtong mo na siya. Ang kagandaan itong bote ng ginamit natin, nagpipix siya, ano? Nagpipix kapag pinagdugtong mo siya. Yan. Muna ng lupa ngayon ito. Buhaghag na lupa. Itong lupang ito, marami nang nagtatanong kung saan ko daw kinuha to at anong klase. Ito po ay buhaghag na lupa. Kinuha ko lang po to sa aking farm sa Pampanga. So, yan. Okay. Itong ating seeds, magtatanim na tayo, no? Seeds natin. Una ko nang ginamit ito. Nilingap ko lang, ano? Pinix ko, tinali ko dito nang sa ganun ay hindi ma-expire yung ating bote. So, tira ko na lang ito. Bali, pangalawang gamit ko na yan. Yung seeds niya. Kapag direct planting yung gagawin mo, kukuha ka lang ng ilang piraso niyan, ng seeds na yan. Kuha ka lang ng, ayan, 1, 2, 3, 4. Mga apat na piraso. Ayan, kita ninyo, mga apat na piraso yung ating nilagay. Ito yung sobra pa. Itong sobrang ito, pwede nyo pang gamitin yan sa susunod na pagtatanim mo. O kung gusto mo naman ng punla, magpupunla ka, eh, doon muna, pwede ka magpunla doon. O kaya dito, dagdagan mo yung tanim mo. Yung apat na yan, kapag tumubo lahat, eh, pwede kang maglipat ng iba dyan, ano? Ilipat mo sa ibang bote rin natin ganito. Ito, alam mo na ng konti. Okay? Tapos takpan mo na lang ganyan. Alright. Pagkatanim, i-spray mo lang, ano? Spray mo lang. Huwag masyadong maraming pagkaka-spray. Yung makita mong mamasama sana siya, pwede na yun. Tuloy-tuloy lang. Ano? Wala, medyo mamasama-sa yung lupa. Napakita ko sa inyo mamaya yung spray niya. Ayan. Okay? Yun. Pwede mo nang isabit ngayon yan. Ang bagong tanim mo na lettuce. Tapos after 1 week, 5 days to 1 week, so 7 days, tutubo na yan. Tapos kapag napatubo mo lahat yung apat, pwede kang maglipat sa, ibaglipat mo yung, magtira ka lang ng dalawa dito, ilipat mo yung dalawa. Kaya naman, kung gusto mo, isa lang ang ititira mo. Pag isa lang ang tinira mo dyan, mananalampak siya ng gusto. Mamaya, meron tayong tubo na yan, ipapakita ko sa inyo. Isang piraso lang, pero napuno lahat yung buong bote na ito. Ating bagong tanim na lettuce, isasabit ko na siya. Narito po ang health benefits ng lettuce. Yan. Sa lettuce, pwede kang umarbest 25 to 30 days, ano? So 25 days to 1 month ay pwede ka nang umarbest ng lettuce. So ito po, nag-iisa lang kaya mataba siya, no? Ito pwede na pong i-harvest 'yan.
Bali, ano pa lang po ito, 26 days mula nung maitanim ko. Pukuha lang po ng gunting, pag-a-arvest niyan, gugintingin nyo lang po yung kanyang daon na malalaki na. Tapos hayaan nyo pong matira yung maliliit pa lang na kanyang daon. Patuloy pa po siyang uusbong, ano? Pwede kang umarbes hanggang tatlong beses, ano? Titira mo nang titira yung mura niyang daon sa bandang dulo at ang kukunin mo lang yung nasa ilalim. So simpleng-simple lang po ang magtanim ng lettuce. Nagawa po ito ng magsasakang reporter, magagawa din po ninyo, no? Ang masasave nyo po, unang-una, ang gulay na dapat ay pinambili mo, masasavings mo na. Pangalawa, ang pagsasaluhan ng buong pamilya ay nakakatiyak kang ligtas sa kemikal, ano? Ligtas sa pestisidyo. Kaya healthy ang pagsasaluhan ng buong pamilya. Organic ang mga tanim mo na tulad ng ginagawa ng magsasak reporter kapag nagtanim po kayo na tulad po nito. Nagawa po ito ng magsasak reporter, tiyak po magagawa din po ninyo. Ako po ay nakatira dito sa Pakong, Maynila, pero nakapagtanim po tayo ng ganito at tuma-arvest tayo ng iba't ibang uri ng gulay. Kung nakayanan ko po ito, nagawa ko po ito, magagawa din po ninyo, ano? So, sana po ay nakapag-ambag ako ng kaalaman sa inyong paghahalaman. Magtanim na rin po kayo at nais kong samantalahin itong pagkakataong ito. Kahapon po ay nasa 4,000 pa lang yung subscriber ko dito sa aking channel, ano? Nang dahil po sa inyo, mga nagsusubscribe sa aking channel, ay patuloy na lumalawak, lumalaki itong aking channel nang dahil po sa inyo. Kaya po ako'y nagpapasalamat. Ngayong pong araw na ito ay malugod po ako nagpapasalamat sa inyo dahil umabot na sa 5,000 yung aking mga subscribers. So, sa isang araw ay nadagdagan po ng 1,000 yung aking mga subscriber. Patunay lang po nito na marami po ang nanonood sa magsasaka reporter, sa mga fini-feature ko po, mga tutorial ko, pinapanood nyo po ako. So kung may natutunan po kayo sa akin, paki-like nyo po itong aking video tutorial na ito. Mag-subscribe na rin po kayo at i-share nyo po sa inyong mga kaibigan, ano? At sa ganun ay marami po tayong matulungan, maabot na ating mga kabayan na magtanim din po na tulad nito. Like, subscribe, and click the bell button nang sa ganun po ay ma-informaan po kayo kapag may bago akong tutorial. Maraming salamat po sa panonood. God bless us all.